Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. Ngayon, ipagpapatuloy na natin ang Slam Dunk Interhigh. At nagpapasalamat ako sa patuloy niyong suporta sa aking mga ginagawang video. Pero bago natin umpisahan ang Chapter 57 ng Slam Dunk Interhigh, mag-recap na muna tayo sa last episode ng video natin. Ayun na nga mga ka-anime, sa nakaraang video natin, si Rukawa ay walang nagagawa sa depensa ni Sawakita. Habang si Sawakita naman ay patuloy na hinahamon si Rukawa kung sino nga ba talaga ang tunay na number 1 sa Japan. At dito na nga natapos ang Chapter 56. Ngayon, ipagpapatuloy naman natin ang Chapter 57 ng Slam Dunk Interhigh. Pero kung bago ka lang sa channel na ito, i-like at subscribe mo na at huwag mo na din kalimutan na i-hit ang notification bell para update ka sa mga bagong video na i-upload ko. Susubukan ko na mag-upload ng 2 o higit pang video kada linggo. At bilang support na din sa ating channel, huwag mo na din sana i-skip ang ating ads. Tara mga ka-anime, umpisa na natin! Anong sabi mo? Sa Amerika? Yan ang sabi ni Rukawa habang gulat na gulat sa sinabi ni Sawakita sa kanya. Sagot ni Sawakita, magandang bagay na malaman ko bago ako umalis na mayroong isang first year na kagaya mo sa taong ito. At hindi ko pwedeng kalimutan ang dapat kong gawin. At ngayon, kailangan ko munang pabagsakin ang bagong supling ng Kanagawa bago ako tuluyang magpunta sa Amerika. Yan ang sabi ni Sawakita na talaga namang naging seryoso na sa pagharap kay Rukawa. Nang biglang na-steal ni Sawakita ang bolang hawak ni Rukawa na talaga namang ikinagulat nito. Kahit pa ang ibang manlalaro ng Shouku ay nagulat din dito. Ah! Naagaw ni Sawakita kay Rukawa ang bola! Yan ang sigaw ng mga manlalaro ng Shouku. Habang ang ibang manlalaro ng Sano ay natutuwa sa ipinapakitang laro ni Sawakita. Wow! Nakuha na naman ni Sawakita ang bola! Ang galing mo talaga, Sawakita! Yan ang sigaw ng ibang manlalaro ng Sano. Nang biglang ibinato ni Sawakita ng palubo ang bola papunta sa kanilang basket, na ikinagulat talaga ng lahat ng mga manlalaro sa court. Habang si Sawakita naman ay tumatakbo na papunta sa kanilang basket. Takbo na, dali! Yan ang sigaw ni Sawakita. At nang tuluyan ang tumalbog ang bola sa sahig, agad naman naghanda ang lahat ng mga manlalaro ng Shouku para subukang kunin ang bolang ibinato ni Sawakita. Ano? Minamaliit mo ba kami? Huwag mo kaming mamaliitin! Yan ang sigaw ng lahat ng mga manlalaro ng Shouku. At dito ay talaga namang dali-dali silang tumakbo papunta sa bolang ibinato ni Sawakita. Bilisan natin at ipakita natin sa kanila kung sino nga ba talaga tayo. Yan ang sigaw ng mga manlalaro ng Shouku habang sinusubukan na kunin ang bolang ibinato ni Sawakita sa kabilang basket. Subalit, kahit anong bilis nila sa pagtakbo, ang ace ng Sano na si Sawakita ay talaga namang sobrang bilis at hindi nila maabutan. At ang hawak na ni Sawakita ang bola, habang nasa likuran nito ang ibang manlalaro ng Shouku, agad naman itong tumalo ng napakataas at gumawa ng isang slam dunk na ikinagulat talaga ng mga manlalaro ng Shouku. Kahit pa ang lahat ng mga nanonood sa stage ay namangha sa ipinakitang galing ni Sawakita. Ah! Ang galing mo, Sawakita! Ikaw talaga ang number 1 sa Japan, Sawakita! At napakabilis mo talaga! Yan ang sigaw ng mga manonood. Habang sila Coach Dumoto ay talaga namang napatayo na sa sobrang pagkamangha kay Sawakita. Kapag may naikipag 1-on-1, walang sino man ang nakakatalo kay Sawakita sa high school o kahit pa sa college. Yan ang sabi ni Coach Dumoto. Nang bigla itong napalingon sa likuran niya sa kadahilanan na mayroong isang matandang sumisigaw sa likuran niya ng napakalakas. At nang napansin na nito na nakatingin sa kanya si Coach Dumoto, agad naman itong humingi ng paumanhin dito. Subalit si Coach Dumoto ay agad namang ngumiti dito at nagbigay ng isang senyales na ipagpatuloy lang ang kanyang ginagawang pag-cheer kay Sawakita. Na ikinatuwa naman ng matandang nag-cheer kay Sawakita. At dito ay itinuloy na nga ng matanda ang kanyang ginagawang pag-cheer kay Sawakita. Magaling AJ! Magaling AJ! Yan ang sigaw ng matandang nag-cheer kay Sawakita. Nang bigla ulit itong humingi ng paumanhin sa lahat ng mga nanonood. Pasensya na po kayo kung maingay ako. Pasensya na po. At dito ay napansin na nga ni Sawakita ang lalaking sumisigaw sa kanyang pangalan.
at agad niya naman itong nilingon at nagbigay ng isang senyales dito. Yes! Ang galing mo, anak! Yan ang sabi ng matanda habang nakaturo kay Sawakita. At ang matandang ito ay walang iba kundi ang ama ni Eiji Sawakita na may pangalang Tetsu Sawakita, 44 years old. Nang bigla nitong naalala ang nakaraan noong sanggol pa lamang sa Eiji Sawakita. 17 years ago, ang unang regalo na ibinigay ni Tetsu Sawakita sa kanyang anak, isang bola na kasinglaki ng isang sanggol. Hoy, delikado yan Tetsu! Ano ba yung ibinigay mo sa iyong anak? Yan ang sabi ng ina ni Eiji Sawakita. Sagot ng ama nito, gusto ko kasing maramdaman niya na ito ngayon. Para paglaki niya, ay maging isa siyang magaling na basketball player. Nang biglang nalaglag sa bola sa Eiji Sawakita, na ikinataranta talaga ng ama nito. Dahil sa biglang umiyak ng napakalakas sa Eiji Sawakita noong 8 months old pa lamang ito. At makalipas ang ilang taon, Hoy Eiji! Ayaw mo bang maglaro ng basketball? Yan ang sabi ni Tetsu. Sagot ni Eiji, hindi po, gusto ko pong maglaro ama. Nang biglang gumawa ng isang slam dunk sa Eiji Sawakita sa kanyang laro ang basketball. Ama, pambata lang po ito eh. Napakadali lang po makapuntos dito. Nagsasawa na po ako sa basketball na ito. Yan ang sabi ni Eiji noong 4 years old na siya. Sagot ng ama nito, Eiji, ang bilis mong mag-improve. At dito ay napagdesisyonan na ni Tetsu na kumuha ng pera at magtayo ng bagong tirahan sa labas ng bayan. Isang bahay na may basketball court sa bakuran. At ayon ang pinapangarap ni Tetsu Sawakita. Astig! Ang ganda nito, ama! Yan ang sabi ni Eiji Sawakita. At dito ay talaga namang dali-dali ito nag-dribble at itinira ang bola papunta sa basket. Subalit, dahil sa bata pa siya at hindi pa ganoon kalakas ang kanyang mga tira, hindi pa umabot ang kanyang mga ibinabatong bola sa basket. Naikinamangha ulit ito sa kadahilanan na natutuwa ito dahil na nga sa masyadong mataas ang basket at nagustuhan niya talaga ito. Gamitin mo ang mga tuhod mo anak, katulad dito. Yan ang sabi ng ama ni Eiji Sawakita. At dito ay tumalo na nga ng mataas si Tetsu Sawakita at gumawa ng isang slam dunk. Naikinagulat talaga ni Eiji Sawakita. Ama, maglaro tayo na 1-on-1. Yan ang sabi ni Eiji. Sagot ni Tetsu, ha? Ano sinasabi mo? At magmula noong nasa 4 na taong gulang siya, inubos niya ang kanyang hindi mabilang na mga oras sa court. At araw-araw, tuwing bukang liwayway, naglalaro sila ng 1-on-1 ng kanyang ama. Nang biglang nagsalita ang ina ni Eiji, Hoy, kayong dalawa, hindi ba kayo marunong mapagod? At ikaw, Tetsu, malilate ka na sa iyong trabaho. Sagot ni Tetsu, Oo nga pala, may trabaho pa ako. Eiji, papasok na muna ako sa trabaho, ha? At ikaw, pumasok ka na rin sa school mo. Baka malate ka pa. Sagot ni Eiji na napipikon, Opo, panalo ka kasi. Kaya naman, aalis ka kaagad. Napakadaya mo, ama. Sagot ni Tetsu, Hintayin mo ako makabalik. At isipin mo muna kung bakit ka natalo sa akin. Sagot ni Eiji na nagtataka, Bakit ako natalo sa'yo? Mahalipas ang ilang oras at nagpatuloy na ang kanilang paglalaro ng 1-on-1 ng kanyang ama hanggang magabi. Hi, hindi ko na makita. Tumigil na tayo. Yan ang sabi ni Tetsu. Sagot ni Eiji, Ang daya mo naman talaga ama. Panalo ka na naman sa'kin. Balik tayo sa Inter-High. Dito ay matinding naglalaban ng 1-on-1 si Rukawa at Sawakita. Grabe, nagwa-1-on-1 na naman sila. Nakakabisit na talaga yung si Rukawa. Yan ang sigaw ng mga fans ng Sano. Sabi naman ng ama ni Sawakita, ang first year na si Rukawa ay kapareho talaga ni Eiji. At ang sa tingin ko, sumasang-ayon rin dito si Eiji. At ang batang ito ay maaari mong maging karibal sa inaharap. Kaya naman, mas mabuti kung maaga mo siyang tatalunin, Eiji. Yan ang sabi ng ama ni Sawakita. Habang si Rukawa naman ay sinusubukan na makalapit sa basket nila. At nang nakalapit na ito sa kanilang basket, agad niya namang itinira ang bola. Subalit, agad din naman itong nasupalpal ni Sawakita. Naikinagulat talaga ni Rukawa, kahit pa ang ibang manlalaro ng Shouko. Sa kadahilanan, nabukod sa nasupalpal na si Rukawa, nawalan pa ito ng balanse sa pagbaba.
na naging dahilan ng kanyang pagkatumba sa sahig ng court. At ang natumba na si Rukawa sa court, nasabi na lang dito ni Sawakita habang inaabot ang kamay niya kay Rukawa, "Sa one-on-one, hindi mo ako matatalo, Rukawa." At dito na nagtatapos ang chapter 57 ng Slam Dunk Inter High. Isang nakakabiting katapusan na naman ng ating nasubaybayan, mga ka-anime. Kaya naman, patuloy pa nating subaybayan ang mga susunod na chapter. At kung nagustuhan nyo ang ating kwento, share nyo na ito at mag-iwan na din kayo ng isang like para mas ganaan akong gumawa pa ng mas maraming video. At shoutout muna tayo para sa mga loyal sa channel natin. Shoutout sa'yo!